guys! Welcome to my YouTube channel! Na napag-isipan ko po na i-video at ipaalam sa inyo ng mga buhay ko doon sa pinagtrabahoan kong LGU at na ito po yung mga certificate na nakuha ko. Nag-start po ako doon ng January 15 at na nakapagsimula ako ng training na nakuha ko April 9, 2008 hanggang September 11, 2008 po. Ang nag-conduct po nito ay Department of Agrarian Reform, LGU, at saka SOS Seeds Company. Ang niyalang po nito ay Certificate of Training. Ayan. Ang title po ng training ay Farmer Field School o FFS for Off-Season Vegetable Production. Conducted by SOS Seeds Company with the joint effort of Department of Agrarian Reform, Second Agrarian Reform Community Development Project, at ang Buena Vista LGU. Ito po yung una na nakuha ko. Dito po ang ginawa namin sa simula ay na tinuruan po kaming maggawa ng land preparation ng lupa para sa taniman ng gulay. Pangalawa po yung nagtinuro ko magpunla. Tapos sa tuloy-tuloy din po yun. Isang beses po ito, isang linggo yung training. Tapos sa pagkatapos namin mag land prep, nagpunla kami hanggang harvest po. Kung paano minamanage namin yung pagpapalaki ng halaman. Kung paano lalagyan ng balag, ano yung mga binabalagang mga gulay at ano yung pangtanggal ng damo. Ang ginawa po namin, nilagyan po namin ng mulch yung garden, tapos din yung tiniman. Napakarami po natutunan ko dito kasi talagang ito yung stepping stone ko para makapag-simula at effective na agricultural technology. At ang pangalawa naman po na nakuha ko, kung kaninong yung training na nakuha ko ay simulain kami ng SOS at saka DAR, ay conducted pa rin po ito ng nung tatlong agency. At ang pang-title po nito ay Completion ng Farming Field School for Rice. Ito po ay napag-usapan namin dito kung paano naman mag-land trip sa Palayan, tapos sa tunla ng sa Palayan, tapos sa yung nagmamanage din po ng ano ng paglaki hanggang harvesting din po yung ano namin dito. Ito po ay kinandak na sa Barangay Hagunghong at nagsimula kami ng July 4 hanggang October 30, 2008. Napakarami pong itong natutunan kung paano naman magtanim ng palay. At ang sunod po ng taong 2008 ay ito po. Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Calabarzon. Ang Certificate of Completion po na binigay ng Congressman, si Congressman Suarez noong 2018. Ito ay ginawa ay sa kanyang mansion sa Unisan. Kaya napakarami pong natutunan dito kasi namigay po sila ng kalabaw na para sa mga farmers. By lima po kami magkakasama sa pag-atin ng training ito. Gumawa kami ng mga parang study kung paano namin mapapalaki ang kalabaw. Tinuruan kami ng isang ng mga staff ng probinsya para mabigyan kami ng dole. Dole po ang tatak na yan na nagbibigay ng parang ayuda po sa mga farmers na kami po yung nagtuturo kung paano palakihin yung kalabaw na ibibigay nila. Kailangan namin makapagbigay ng parang study na limang kalabaw po ang nakuha namin dito. Pinamahagi ng aming mayor sa mga mag-aalaga ng hayop. At sunod po sa 2008 kong training, ito naman po ay Certificate of Appreciation
Isang one day lang po ito sa Talipan, na ang provincial agriculturist pa po nung time na yun ay si Domingo J. Mamasig, nung siya nagmamahala po ng provincial agriculturist office. Ito po ay ginanap noong November 9, 2008 sa Talipan. And marami po kaming natutunan dito na kung saan ay ang mga agricultural technician po ay pinapatin kada buwan para po mapag-usapan yung mga kailangan namin sa bawat municipality. Kaya ako po ang representative dito na dumating. Ayan, bali natapos na po yung 2008 na taon na pagkatrabaho ko sa LGU. At nagkaroon po ako ng certificate ay 2010 na po. Ito na po sa training din po. Ginanap po ito sa Dumuit. Nag-conduct din po nito ay ang provincial agriculture sa Queen Margaret po. Ito ginanap. Na ang aming pong ginawa dito ay naggawa po kami ng mga parang handicraft po, hash, yung mga dahon po at saka yung mga balat ng mais po ay ginawa namin ng craft na bulaklak, tapos may mga samang puno, may iba-ibang kulay. Napakadami pong natutunan dito sa training na ito. Bali, two days po. Full day training po ang nakuha namin dito. Ayan. At sunod naman pong training ay nag-contact po ang Provincial Agriculture Office na isa po ako sa mga nagbigay ng lecture kasama po namin ng Provincial Agriculture Office. Ang kasama ko sa pag-facilitate po dito ay ang si Ma'am Arlene Reyes, trainer ng OPA, o Office of Provincial Agriculture Office, na nagturo po kami dito sa mga farmers sa aming kada barangay. Isang araw lang po ito din na parang how to manage po ang mga halaman naming tanim. Kaya napakalaking tulong ito po sa farmers noong 2010 po ito. At ang sunod naman po ay na training na natapos ko ay 2012. Natagalan pong hindi at amin ang pag-training. From 2010, ngayon ay 2012 po. Nagkaroon din po kami ng training naman sa trainers of trainer. Yung mga trainer po, mga trainer ay tinrain ng mga ng taga LGU at saka ang probinsya at national, na ang kasama po ay ETI o Agricultural Training Institute, na doon sa mga nagtitrain sa mga kada municipality ay tinrain ng ETI o Agricultural Training Institute, na in-award po ito sa amin. Nagsimula po ito ng yung sa phase 1 po ay kinandak ng February 13 to 17. Ginanap po ito sa Pansol, Laguna. Dalawang linggo. Isang linggo straight, tapos sinunda ng pangalawang linggo, balit inabot ng dalawang kalahating buwan po. Napakadami ko pong natutunan dito kasi ito po ay sa organic agriculture, kung paano makakapag galing sa traditional na pagtatanim po. Kasi po nung time ni Secretary Alcala ay isa ang Quezon na natutukan para
about sa organic agriculture na galing sa synthetic fertilizer na tinatanim kasi hindi yung talaga safe kapag hindi natural yung ating ibibigay sa mga ating mga halaman. And pagdating ko po sa LGU that time ay ang mga fertilizer kong ginagamit talaga ay mga nabibili. Yung karaniwang nawawala sa lupa, yung nitrogen, potassium at saka phosphorus. Na ito po kasi ang karaniwang nawawala sa lupa na mabilis na kukuha ng halaman na makikita po din ito sa sako ng mga fertilizer, yung NPK na tinatawag. Kaya dami ko pong natutunan dito from synthetic farming naging organic po. Nagturo po kami ng organic farming sa mga magsasaka ng bayan ng aming bayan. Kaya napakahalaga po nitong training nito, talagang pinagdaanan ko po dito ay sobra-sobra malayo sa Buena Vista kasi Kalamba ang sa pansud po ito namin ginanap. At ang sunod naman po na training na pag-anuhan ko ay sa training of trainers din po ito sa FSTP naman o ang nag-training po dito rin ay Agricultural Training Institute noong March 7 hanggang 9, 2012 at ginanawa po ito sa Owens Worth Farm Resort Lucena sa City. Isa rin po ito sa mga nakapag-inspire sa akin para bilang isang organic advocate ng bayan namin sa Quezon. Kaya isang memorable na natutunan ko din dito kung paano magiging natural talaga yung dapat iano sa halaman. Kaya sobrang great up. Ako yung masayang-masaya na magbahagi ng mga natutunan ko sa lalo-lalo na kapag sa organic. At sulit naman po na nakuha ko na training ay galing din po sa Agricultural Training Institute. Certificate of completion na po ito. Ang bawat technician po sa kada bayan ay tinrain para magkaroon ng better productivity and income. Ito po ay ginanap din sa aming bayan na nag-facilitate ay dumayo pa po talaga ang Agricultural Training Institute para maibigay lang itong training nito. Dalawang araw po ito ginanap. At ang sunod naman po, patient and recognition sa akin na ang nag-facilitate po din dito ay ang Agricultural Training Institute. Phase 1, training as a lecturer and facilitator. Na kami rin po bilang isang nagpa-facilitate ng mga training ay tinrain po ulit ng ATI o Agricultural Training Institute. Na sobrang dami ko rin po natutunan dito kasi masyadong mabusisi na yung pinag-uusapan dito kung tungkol sa napakaraming bagay about sa kung paano mayroong mga ano ba yung mga good insect na nakakatulong sa halaman at bad insect na sumisira sa mga halaman. Ang dami pong tinuro nito, may kasama po kaming lecturer dito na sa pathologist about sa mga insect. Kaya napag-aralan po namin na ano ba yung mga good at saka bad na insect na kasalamuhan natin sa ating mga pananim. Na ano ba yung tagal ng insektong yun at ano ba yung stage ng insekto kung mapanira na ba ito? Ano bang mapanira dito? Yung uod o yung adult na? Yung inog ng kanilang buhay, saang yugto sila mapanira? Nung uod pa siya o nung adult na bibreed na ng para mag-multiply sila doon sa halamanan. Kaya napakadami po na natutunan ko dito sa training nito. At ang sunod naman po nakuha ko ay bilang isang technician po kasi maraming mga binibigay ang probinsya at national sa mga LGU at sa bilang technician po kailangan
natutunan din po namin kasi ini-issuehan po kami ng mga makinarya ay dapat meron pong bilang isang technician ay tinuruan din po kami kung paano mag troubleshoot ng mga makina. Kaya ang nagpa-facilitate dito ay ETI din, Agricultural Institute, kasama ang TESDA, Technological Education and Skills Development Authority. Ito po ay ginanap sa CUNAS o National Agricultural School sa Pagbilao. Ito po ay nang ginawa noong January 20, 2012. At ang mga napag-aralan po dito ay performing periodic maintenance, service fuel system, service lubrication system, service ignition system, service cooling system, at overhaul motorcycle small engine. Napakarami ko po rin ito. Ito po ay naging in situ po din ako dito. Kasi sa TESDA po galing, kaya nagkaroon po ako ng certificate nito ng in situ sa small engine servicing po. Ayan.